What's going on? Mga ka-printer! This is Kuya Mo Junel. Ano naman, si Kuya Mo JJ. At muling nagbabalik ang inyong mga kuya. At ngayong gabing ito mga ka-printers, ang pag-uusapan natin ay kung paano gumawa ng personalized jigsaw puzzle. Okay, yan. So hindi lang basta ordinaryong jigsaw puzzle lang gagawin natin, Kuya Junel. Oo. So tuturuan natin sila kung paano nga ba gumawa ng mas malaki pa sa A4 na jigsaw puzzle. Yan. At syempre, kung halimbawa, wala kang mabiling A3 size, tuturuan namin kayo kung paano po maging A3 size ang inyong jigsaw puzzle. At ang gagamitin natin for sublimation pa print, ay ating F530. Ayan. So mga ka-printers, welcome ha. Yan. So sa mga gustong mag-avail ng ating F530, no, ang halaga lang nito ay 185,000 pesos. Iyon. So sa mga gustong maghanap ng best printer for sublimation, ito na po ang hinahanap ninyo. Ang ating F530 or SC F530 Sure Color po by Epson. Iyon. So 24 inches na yung ating printer na to. So kahit face mask or small jersey ay kayang-kaya na natin gawin sa ganitong klase ng printer. At hindi lang yan, Kuya JJ, dahil kung halimbawa gusto mo magtipid talaga sa ink, ay meron po siyang tinatawag na auto sheet feeder na kaya po magpid hanggang A3 plus, Kuya JJ. Yun, so, no, from A4 to A3 plus, Kuya JJ, pwede kayo magsalang dyan. At yan ay kaya lamang ng ating F530. Yan lang ang nakagawa niya. Oh, meron siyang feeder na kung saan pwedeng kumain ng papel na nakarolyo at nang naka pre-cut na or pre-size. Oo, tsaka meron siyang auto-cut, no? After niya mag-print, siya na rin magka-cut ng ating papel para walang dagdag trabaho or bawas trabaho yan. Ayan. So mamaya mga ka-printers, makikita natin to at gagawin natin itong proseso na ito. Stay tuned lang dito sa ating live stream mga ka-printers. At kung hindi pa kayo nakasubscribe or di pa kayo nakapollow dito sa ating page po mga ka-printers, supportan nyo kami sa pag-follow po ng ating Facebook page. At syempre, huwag nyo kalimutan po na mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Uniprint PH at pakitapik na rin ang ating notification bell para maging updated sa lahat ng aming mga videos. Ayan. So magandang gabi mga ka-printer sa ating 76K viewers tonight. Yo. And I hope itong isang oras natin ay magkaroon kayo ng idea about kung paano gawin yung ating personalized jigsaw puzzle at may dagdag sa inyong printing services. Ayan. So shoutout natin ang may birthday na si Sir Patrick Jordan Jimenez. Ayan, good evening mga sir, sabi niya, ano? Birthday ba yan? Birthday niya, Sir JJ. Happy birthday, Sir Patrick baka Jordan naman. Jimenez. Ayan. Baka naman, Sir Patrick, ano? Ayan, so kay Ma'am Angelica Cordon Libramonte, good evening. So, but yung sa akin, pag sa shirt, may yellow sa gilid. Mamaya, ma'am, pag-uusapan natin yan. Ayan, so good evening din po sa inyo ang ating top fan na si Ma'am Angelica. At syempre, nais ko rin batiyan yung ating manager, no? Ayan, so si Ma'am Love, no? Happy birthday, Ma'am Ella. Oo, ayan. So check natin sa ating mga branches, baka may comment tayo. Ayan, so mga ka-printers, ang ating pag-uusapan ay personalized jigsaw puzzle. So ano po ba, Kuya JJ, yung personalized jigsaw puzzle sa mga ano yung printing na to? Yan. So, paano ba yung proseso na to? Okay, so simple lang naman, no, para ka lang din nagsabli sa mga tela. Okay, so ipiprint natin sa sublimation paper gamit ang ating sublimation na printer. Okay. Then ididikit natin ng maayos or tamang proseso yung ating papel doon sa pinaka jigsaw puzzle natin. Dapat sublimation coated ang ating materials. Okay, kasi hindi kakapit ang ating design kapag hindi siya sublimation coated. Okay, so ang settings natin diyan ay 220 and 30 seconds. So depende yan kung ano yung nakasanayan nating settings. Pero yan yung standard na sinusunod namin dito kay Uniprint. So mga ka-printers, ang kinakailangan natin sa ganitong klaseng project, ano ba Kuya JJ? Okay, so kailangan lang natin maganda ng ating jigsaw puzzle na sublimation coated. Yan. So kailangan din natin ng isang printer na sublimation. So meron din dapat sublimation paper at isang heat press. Yan. At syempre, ang gagamitin nating ink dyan yes, ay yung ating original ink. Original ink po ni Epson yung ginagamit namin dito sa F530. At syempre, kailangan din natin ng thermal tape. Yun. Tsaka gunting. Tsaka huwag natin kalimutan ang ating gunting. Yeah. Na dapat heavy duty yung gunting. Oo, pang tela talaga to Kuya JJ. Yan. So sabi ni Sir Alondra, ni Ma'am Alondra Angot,
Watching from Mantikaw. Ayan, sa mga taga Mantikaw, magandang gabi. At kay Joville Mojere, sabi niya FF following daw, no? Mm. At kay Sir Patrick Jordan Jimenez, sabi niya thank you po mga sir, pag pumunta ako diyan may pasulubong ako. Yun, kayo nang pinakamahalaga ron. Alam niyo sir, gino-joke lang namin kayo. Sir Patrick pero, Jordan Jimenez. Pero maganda rin yung nagkukusa. Maraming salamat Sir Jordan. Ito talaga si Sir Jordan, no? Mm. Happy happy birthday uli, no? Nakita ko lang yung post niya. Alam ko misis niya ata yung nag-post eh. Nakita ko yung post niya. Oo. So, Sir Jordan, happy birthday. Sweet. Antamis! Sana all, ano? So, ngayon mga ka-printers, pupunta na tayo dun sa actual natin. Stay tuned lang at take down nyo na yung mga notes, yung mga pros and cons na ibibigay po ni Kuya JJ sa atin sa paggagawa na itong ating jigsaw puzzle. So, mga ka-printers, eto na. So, ipiprint na natin. Okay, so print na okay, natin. Okay, so ipiprint na natin yung ating design, no? So, papakita natin yan, yung printing natin, okay, JJ? So, sisend lang ni Kuya JJ po yung design na napili ninyo na dapat akma rin yung size ninyo. Kung ano yung size, ang maganda dito kay JJ, yung layout nila dito kay JJ, ano, meron siyang bleeding, kung tawagin. So, dapat may bleeding po kayo doon sa inyong layout para po saktong-sakto talaga. Wala po talaga siyang border. Ayan. Oh, bukas na yan. So, yan. So, ito yung ating F530. Ayan, kaya kayo, pakita natin. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakarolyo po siya. So, pwede kayo nakarolyo. And then, meron din po siyang auto sheet feeder. Kapag inangat nyo po ito, ito po yung mga pang A4, A3 size. Ayan. So, dyan nyo po ilalagay yon. So, napakaganda po na itong machine na to kasi pwede ka mamili either na 24 inches yung iyong materials. For example, malalaki talaga yung piniprint mo at gusto mo mas matipid, no? Mas marami agad yung lumalabas, so mag 24 inches ka. Ngayon, kung gusto mo naman pa isa-isa lang, A4 size lang, mag-printing lang yung pinipress mo or yung jigsaw puzzle na A3 size, so dito ka na sa auto sheet feeder natin. So, mas matipid kapag mas maliit yung media, syempre, at malaki naman, mas matipid palalo. Oo, kasi mamamaximize mo yung pinaka 24 inches. Ayan, so, ito yung ating auto sheet feeder, mga ka-printers, no? Okay. So, sasarado lang natin. So, ilang segundo lang, no, mapiprint na kagad natin yung ating design. Uh-oh. Kahit A3 sa isya. So, pwede nyo orasan yan. Yan. So, no, piprint na natin. So, napakabilis po na ito magprint, ano? Okay. Dahil sa ating Epson F530, mas mabilis yung ating production. So, ganito lang siya magprint kay JJ. Sobrang bilis, no? So, kita nyo po. Ayan. So, kaya lang natin lumabas yung ating papel. Ayan, so tatabi ko lang to dito kay JJ para makita. Ayan. Ayan, oh. So napakaganda na niya ito kaya JJ kasi compact din itong makina na ito, no? So kung nag-iisip kayo na baka mamaya malaki, bulky itong F530, hindi po. Maliit lang po itong F530 at kasyang-kasya po yan sa mga table ninyo na ang sukat ay nasa, I think, mga nasa ano lang to, mga nasa 20 inches lang yung lapad. Pwedeng-pwede na yan. So, ganyan po kabilis yung printout natin, no? So, ito is naka-high definition na po ito, mga ka-printers, no? Yan. So, so yung size niya, okay. Ayan, so yung ating ipiprint, ito na po yon. So, 24 inches po yung gamit namin media dito na naka-rolyo. So meron tayong available yan dito kay available yan kay Uniprint kay JJ ah yung ating rolyo pero yan tapos na agad. Yan. Yun, so may so siya na rin yung nag-cut. Yan. So meron siyang cutter, automatic cutter no yeah. Pagkatapos natin mag print. Okay, ayan. Yun. So ang gagawin din natin mga ka-printer ay yung dalawa nating A4 ay pagsasanibi natin para maging A3 siya. Okay. So magkakalas lang tayo ng ilang piraso nito ng ating jigsaw para mapagsama natin silang dalawa. Okay. Dito ako. Okay na to. Dito. Mas, okay na to. So dito ko na lang siya gagawin sa tuktok, Kuya Ken. Ayan. Ayan. So ano muna yung ating transition. Okay, so kahit copy print lang ng ating design, pwede ko na kagad yung iporma, no? Ayan. So di mabilis namang matuyo ang ating tawag dito, yung ating F530 na print. Yeah. So, habang pinipre-prepare ni Kuya JJ, buksan ko naman yung express natin, ano? So, tatanggalin ko muna yung una.
yung pangalawa. So pagdidikitin ko muna yung karton natin sa ilalim. Alam bro, nasa lip ako. So pagdidikitin ko muna to para safe lang tayo. Tape natin na papel. Ito, ito, ito. So, ito na nga. Ayan, so pagdudugtungin lang yung pinakalikod nito mga ka-printers ng tape ano. So habang pinipre-prepare ni Kuya JJ yung ating ano, yung ating modified na A3 size. Pinagdugtong lang natin talaga yung A4 no, yung dalawa. Ayan, so sabi ni Alondra Sumile Anggot watching from Mantikaw at sabi ni Sir Bon Okay, what's going on mga ka-printers? Good evening Boss Junel, Boss JJ at Boss Ken. Ayan. Wow, ang ganda mga boss. Ang ganda doon ng print natin. Ano? So, Tiger po yan. Titingnan natin kung magiging maganda or magiging illuminous yung kulay niya or matingkad talaga. Kasi ang gamit natin is original ink po ng Epson. No? Yung ating sublimation ink original. Ayan. So, ang ginagawa po ni kay JJ, binabaklas lang niya yung isang layer. No? At ipagdudugtong lang natin yan para maging A3 size siya. Ayan. So, makikita nyo po. Oh. Mm-hmm. So, pwede nyo po yan gawin ng pahaba kay JJ. No? Kung gusto mo malawak talaga yan, lalagay mo sa kusina mo or sa sala mo, pwede mo po pahabain yan. Oo nga. Pwede nga lang yan dun sa ano natin eh, no? Sa lanyard press natin yung gano'ng kahaba, yung 40 inches na lanyard press. Yes. Pwede po kayong maglagay po doon ng modification na gano'n po na size ng jigsaw puzzle. No, so syempre kailangan rin natin ng malaking printer diyan. So, etong ating printer is 24 inches. So perfect na po ito para sa ganung mga project, no? So, 'yan yung gagawin ni kay JJ, no? Ibababa lang natin yung ating jigsaw puzzle, no? Tapos ilalapat lang natin sa ating design, then gagamit tayo diyan ng thermal tape, no? Okay? So, okay, JJ. Kaya Misha Mitch, sabi niya watching from Cagayan de Oro po. Thank you po, additional knowledge po for personalized item. Ganda. At sabi ni Ma'am Angelica, may pag-glitters pag puzzle. Lahat po ba ganun? Opo, ganun po talaga lahat. May para siyang glitter defect. Oo, may pag-glitter daw yung ating puzzle. Oh, Ma'am Angelica, ganito rin po 'yan talaga, no? So pag binili niyo siya para medyo may glitter-glitter na talaga siya. Kay Sir Bon, okay. Wala na akong masabi sa printer. Yes, tama sir. Napakadami pong pwedeng yung gawin sa sublimation. At isa sa mga ano talaga ko JJ ano, isa sa pinaka maraming nagagawa yung sublimation, no? So pwede siya sa lahat ng prints, no? So hindi lang pang t-shirt, pwede siya sa mga photo rack, ayan, mga tiles, sa mga mugs, sa cup, sa sports jug, ano pa ba? Marami, pwedeng paglagyan plaque, 'yan. So 'yan yung ating mga pwedeng paglagyan. Okay? So yung ating puzzle, mga ka-printers, ang halaga nito, yung A4 size is 38 pesos, no? Yung ating ano naman, 5R which is yung ganito kalaki. Ayan. So ito po ay nagkakahalaga ng 33 pesos. Okay? So, ito is 38 pesos. Ito naman is 33 pesos. Ayun, no? So, pwede na kayong mag-personalize ng inyong mga pang-giveaways, souvenir, pang mga, limbawa dito, pang display lang sa bahay, no? Pwede nyo nang gawin yan. Yung mga picture ng inyong mga kaibigan. At pwede nyo na rin naman itong i-frame. Bigyan ko lang kayo ng idea. Yung ganitong kalaking print, pwede kayo mag-frame, no? Magpasadya. Kadalasan, ang gawa lang natin dito, lumalabas po yan, is 40 pesos. Ang isang A3. Oo. Tapos, hindi, ang isang A4 pala. Sorry, kasi 38 pesos ang isa. So, lumalabas po ay 40 pesos lang yung ating material cost. Kasama na yung ink cost natin. Yun. Now, pag binenta naman natin sa market yan, maaari po na pwede natin ibenta ng 200 pesos yan as personalized. Yan. So, inaantay lang natin uminit yung ating heat press. Then, isasalang na kagad natin siya sa makina. Okay. So, ang settings natin ay 220 and 30 seconds. Yun. Yan. Sabi ni Sir Dexter Elton Ojas. Yan. So, sabi niya, pwede ba yan ibang brand ng sublimation ink? Pwede, yes, naman. Pwede naman. Opo.
So ano lang, gusto lang namin i-share yung quality na meron sa Epson. Pero kahit gumamit kayo ng Unicolors or Kui, ay pwedeng-pwede po kahit ibang brand. Oo. Okay, so basta sublimation po. Pero minsan kasi pag nakikita natin yung generic X mga ka-printers, medyo pag yung black niya, hindi siya black na black, may mapagka-brown siya konti. Nagiging violet. Oo. Tsaka yung gray niya, gray, nagiging yan. Green. Pinaka, yan, pinatunayan na natin talaga yan, yung gray. Oo. Versus sa ating original ink ni Epson. Sobrang layo talaga ng diferensya ng ink, yung process nito. Or yung ating CAD ng output nito. Oo. Kahit sabihin natin na nahahabol natin sa ibang layout yung ating kulay, hassle pa rin talaga na ito yung kailangan mong gumawa ng subli, kailangan mong maghabol ng kulay. Samantalang kay Epson, walang kahirap-hirap yung ganyang bagay. Oo. So sabi ni Joe Martin, no? Sabi niya, magkano po yung printer na ganyang boss? Ayan. So ito pong price natin sa F530 natin na nagkakahalaga po ng 185 pesos. Oo. 85 pesos. Oh, 185,000 pesos. Sorry, mag-aabono ako ng ano ha. Napakalaki. 185,000 pesos. Oo, sorry ha. Nagkamali lang kayo, JJ, ko naman, no? Nawala lang yung 1,000, eh. Mas mahal pa yung ink, eh. Ayan, so, 185,000 pesos po yung ating makina. And meron po siyang 1-year warranty, including yung printer head, kayo, JJ. Yeah. So, kapag bumili ka nito, magkakaroon ka ng peace of mind. Paano sure natin nasabi ko, JJ? Dahil dun sa kanyang technology, which is yung ating precision core, o yung tinitawag natin yung printer head, yung TFP, or film piezo, ito po ay nakasecure po siya for 1-year warranty. Oh. So for example, nasira yan, papalitan po yan ng bago. Oh. So ang iisipin nyo lang po dyan is more on production na lang. Yes. Dahil ang ating technical support ay ano po yan, lifetime yan. And meron ang alam ko si Epson, meron naman siyang, pwede kayo magpa-health check sa kanya. Oo, health check ng ating makina. Yan. Oo. So, ang kagandahan sa printer na to, kahit papabayaan natin siya ng ilang araw, oo, kahit isang linggo ay talaga namang sulit, no? Hindi yan basta-basta magbabara. Okay, kasi nga maganda yung quality ng kanyang printer head. Yan. So, mukhang marami kang maraming bibili sa inyo. Oh, pakiwaga, 'di ba? Ganun kabilis sa magbenta, eh, JJ, ano? Oo. Kung ganun lang sana kamura ang lahat, no? Oo. Kamura pa sa baboy. Oo. 185 lang, oh. 1,000 pesos nga lang. Oh, okay. So may mga tanong pa, no? Oo, yan. Sabi ni Ma'am ni Ma'am Angelica, no? Sir, pwede pa singit costing ng prototypes. Yan. JJ. Yan. So costing, ang alam ko ang cost ng ating mga tiles ay nasa 60 plus. Then pwede natin siyang maibenta ng 250 pataas. Kadalasan nasa 200 diyan naglalaro, Ma'am Angelica. Oo. So meron din yung mga sizes eh. Mga sizes din niya available. Dito na lang din niya kay Uniprint, meron tayong photo rack and mga tiles. Para sa akin mas maganda yung mga photo rack kumpara sa mga tiles. Kasi yung tiles kasi natin, may part doon na yung gilid palundo. Minsan hindi natatatakan. So, hindi kagaya ng photo rack na parang bitak-bitak yung gilid, no? Kahit sumablay ka, hindi halata. Yes, tama. Ayan. So mas maganda yung photo rack kumpara sa mga ordinaryong tiles, yun. Oo. So sabi, kaya kayong pataas ako. Pwede po ba dyan ang tarp, sabi ni Sir Joey Martin. So hindi po, no? Nag-aantay pa tayong magkaroon ng Epson Eco Solvent ng 24 inches. Pero sana nga magkaroon kasi sana magkaroon talaga, maganda yun. Kasi pigment meron na, meron na ring dye ink na 24 inches. So meron na ring sabli. So Eco Sol na lang ang natitira. So sana malay nyo bukas magkaroon din agad. No? Sabi nga nila law of attraction, ano? Sa magkakaroon din yan bukas. So mapakinggan ng ating ka-partners, no? Nila Ma'am LC. Okay, so konti na lang, no? Magtutu 20 na tayo, nasa 230 na. Oo, sabi naman niya, no, nasa task yakin, no? Sabi ni Alezon Press Nido, watching from Rapu-Rapu, Bicol Region. Additional knowledge, salamat mga bossing. Ayan, maraming salamat po. Yeah. Sir, kay Joey Martin naman, mura pala, 185 pesos lang pala, pa-order ng 10. Sabi naman ni Sir Jordan Patrick, 85 pesos lang, pabili daw siya. Yeah. At sabi ni Brian Galdones, pakyawa na sir! Pwede po ba dyan yung tarp? Yan, nasagot na natin yan. Kaya, Ma'am Angelica, no, 6x8 and 8x12. 8x12? Parang di pa nakakita ng ganong kalaking pangsabli, no? Hindi, so, 8x12 siguro yung tiles. Oo nga, sukat niya. Oo. 8x4 lang ata to.
Oo. Ayan kay Sir Bon. Okay, wow mga boss, ang daming viewers natin ngayon. Oo nga. Yeah. Napansin ko yan. Shoutout po sa inyong lahat at magandang gabi. Hmm. Sana nga magkaroon ng Eco Solvent. Oo, kung magkakaroon man ng Eco Solvent itong Epson F5, yes. Itong Epson na printer. Oo, kahit talagang sobrang ganda yun, niyan, kay JJ. Sobrang ganda niyan. Kaya malaking bagay yun. Yan. So, sir, good evening. Tanong ko lang, bakit iba yung price ng package nyo pag nagla-live kayo? Tapos pagpunta ko sa Uniprint Cavite, mas mahal. Watch here. From Tagaytay City. Yan. So, hindi po updated kasi yung ating catalog na nakikita sa ating, tawag dito, yung ating nasa website, no? So, medyo nagtaas po yung iba nating... Printer. Mga printer. Oo, yung kagaya ni L120, kaya nagkaroon ng dagdag presyo. Then, hindi pa rin po kasama ron yung mga waste tank. And warranty. And warranty na sinisingil. No? Tsaka, kapag kasi nag-upgrade ka ng mga printer, medyo tataas talaga yung presyo ng ating packages, no? So, kung halimbawang nagkamali man kami ng presyo, nasa 300 lang 'yun or 150 kasi konti lang naman po ang naidagdag sa presyo ng updated na packages. Alam ko updated na ngayon yung mga bago. Sir Cyril. Sir Cyril, kung ano po yung price, for example, yes. Ang bigay sa inyo is 30,100 something, ganun. Kasi nag-add nga, 'di ba? Ganun din 'yan sa main natin, nag-add na rin tayo dito ng para sa printer po. Kasi nga, since nga nagkakaubusan talaga yung printer at may shortage, talagang medyo tataas talaga yung ating price yan. So, updated na ngayon yung ating catalog, Sir Cyril, no? Yan. So, makikita natin dito sa ating catalog, yung ating magpress na dating 11,000? 11,450? Ay, hindi, 10,850 dati yan. Yung quad natin. Dagdag ng 150. So, ngayon ay 11,000 na siya. And then, dati natin magpress na kuyi, not 11,450. So nagtaas na siya ngayon. So naging 600 na siya ngayon. So hindi pa kasama din yung ibang mga bayarin na option niyo na lang 'yon kung gusto niyo idagdag. Mm-hmm. Okay, so ipapaliwanag naman 'yan sa mga branches kung gusto niyo idagdag or hindi. No. So konti lang 150 or 300 lang po yung difference ng presyo. Bali sa packages po 'yon. Pero pagdating sa mga individual price, mas mataas po talaga sa mga branches. Oo, mas mataas. Okay, kasi syempre meron tayong yung pagbiyahe lalo sa mga Naga, no? Meron talagang mga produkto si Uniprint na mas mataas ang presyo sa mga branches. Okay, so pwede na natin 'tong i-press, Kuya Jonel. Ayan, sabi naman ni Ma'am Angelica habang ipe-press natin 'yan, meron sir ganyan size. Send ko po sa inyo, sinample ko. Oo. Sige po, send nyo po sa amin. Personal na lang. Kaya Alice ka naman, baka may dual station magpress kayo. Yun. So wala po tayo. Wala tayo, no. Single lang po ang meron kami. Po. Pareho lang din naman yun, sir. Mas maganda, sir. Magbukod na lang kayo. Kasi pag nasira ang dual mo, wala ka na mapapakinabangan kahit isa. Hindi kagaya ng magkabukod, pag nasira yung isa, magagamit mo pa yung isa. Okay, so nasa inyo na yan, sir, kung gusto nyo pa rin mag-dual. Okay. Ayan, so i-press na ni Kuya JJ. Palit tayo. Mm-hmm. Ayan. So i-check mo muna yung pressure natin kung sakto lang. Ayan, so palagay ko sakto lang tayo. Sa pen kay JJ? Ha? Sa pen. Okay na. Ah, okay na. Ayan, so sabi ni Sir Bon, okay, pa-shoutout po ng Uniprint Dasma. Ayan, sa mga taga-Dasma nating mga katrabaho dyan, shoutout po sa inyo. At pinapa-shoutout kayo ni Sir Bon, okay. At kay Aris ka naman, make sense. Thank you sa idea, sir. Okay, yon. So, walang stock printer. L805, 1300, 1800. Paano ako bibili package? Ayan. So, Sir Jun Rondolos, ano, sabi ko nga po, last webinar natin and last stream natin, na meron naman kami dumadating na ganyan mga models, pero mabilis talaga siyang maubos dahil sobra taas po ng demand ng mga printer. No? Yung mga nakaraang araw po, meron po dumating dito na limang 1300, saglit lang, ubos agad. So marami talaga nag-iintay sa page natin, mga ka-printers. Ano? So kung meron chance po na makabili kayo, kasi meron naman po talaga nakakabili niyan sa ibang branch, katulad nung na-experience namin, na yung aming kliyente ay paikot-ikot sa lugar ng Pampanga at nakabili siya. Lahat tinanungan niya, wala na eh. Pagdating niya dito kay Uniprint Pampanga, meron pang stock ng L120. So, napakaswerte niya kasi nakabili siya. Oo.
So, yun po sir, John Rondolos. Kung ano po yung gusto nyong mga printer, meron naman pong pang-alternative, pang-upgrade din dyan. Okay? So, kay Sir Alan or Kia Motus, good evening po. Meron po kayong A3 size na phototop. Merong A3 size na phototop, sir, kaso wala kaming available dito kay Uniprint. Oh, meron naman nabibili nun. Kay Ma'am Faith, ilalagay pa yan sa frame, sir. Depende kung gusto mo pong ilagay sa frame. Or pwede naman i-plastic lang katulad po nun. Ibalik nyo po dun sa kanyang plastic. No? O kaya i-ano nyo siya. Cover nyo siya. Ngayon. So, plastic cover pwede rin naman. Pwede rin. Mas maganda pa rin talaga siya kung i-frame talaga. Kuya, baka mas mamakita ng maayos. Ay, hindi kita talaga. Nag-ano eh. Oo, yan. So, maraming salamat, Ma'am Pei, kay Rolly Silagpo. Sir, pasend naman po ng template ng jigsaw puzzle. Thanks. Rolly Silagpo @gmail.com, Kuya JJ. Ayan, so pakita natin, no, Kuya Ken, no, yung ating jigsaw puzzle. So, ito na po yung ating print, no. So, ito yung isa sa pinagmamalaki namin dito sa printer na to. Dahil, Kuya JJ, maaari ka bang umupo? Pali tayo. Ayan, so ito yung pinagmamalaki namin dito sa printer na to, mga ka-printers. Nawala talaga sa iba. Dito lang yan sa Epson F530 natin, no? So mga ka-printers, no, makikita nyo po dito sa ating output na talaga nga naman na sobrang ganda ng kulay. Yung parang tipong umiilaw talaga yung kulay natin, ano? So makikita nyo po yan dito sa ating pinires kanina. Ayan, so, ayan, no? So, sobrang ganda. So, na-personalize natin siya nang maging A3 size siya. So, now, kung gusto nyo naman siya mas mahaba, pwedeng-pwede naman, dagdagan nyo po siya ng another A4 size para po mas mahaba siya. Now, hindi na siya papasok doon sa ating 15x15 na heat press. Mag-upgrade na po kayo ng heat press po na kung saan mas mahaba yung kanyang mahaba yung kanyang heat press or yung mapepresan, no? Yes, oo. Pero, ano ha, ang tawag dito? Ang ganda nung naging output niya talaga. Kasi yung yellow-green ng mata, nag-aalala kami kung makukuha niya or hindi. No? Kaya, hindi naman kami nadismaya kasi nakakamangha yung ganda ng kulay niya. Mm-hmm. Yan. So, ang ganda. Ganda talaga ng kulay. Oo. Hindi to basta-basta ma-achieve sa mga generic ink. Oo. Lalo na yung violet and blue. Oo. Diyan yung pinaka-problema. Aminin natin sa hindi. Sa generic inks, diyan talaga nagkakaroon ng problema sa blue and violet. Mm-hmm. Minsan, Yung violet mo, kapag ano mo, tinapangan mo, nagiging dark blue siya. Yung violet mo naman na light, medyo nagkakaroon ng kulay na blue. Oh. Ganun yung generic inks. Pero dito, grabe. Ako rin, kinakabahan ako kanina. Kasi alam naman natin, live itong ating live stream. Eh, no? Kaya nga live stream. Oh. I mean, live to, ayoko magkaroon tayo ng problema doon sa pagpe-press. Pero tiwala ako dito sa ating printer na F530. Kaya po, hindi tayo nabigo. No? Kung ano yung pinirint natin or yung doon sa ating monitor, yun din yung ating print output dito sa ating jigsaw puzzle. Ayan. So, kaya pala nating gumawa ng mas malaki pa sa A4. No? Gamit lang ang ating 15x15 na heat press. No? So, saktong-sakto siya. Oo, tama. No? So, ang ganda ng pagkakagawa talaga. Totoo yan, walang halong pambobola. Mas ma-appreciate natin siya kapag nakita natin siya ng malapitan. Okay? So ito, mga ka-printers, magbibigay din kami ng idea. For example, since na-wall naman yung paglalagyan natin, halimbawa gusto natin mas malaki pa dyan yung aking gagawin, no? Mas gusto ko yung isang press na papasok doon. Meron ako kasi sir na heat press na 36x24 or 2x3. No? Gawin nyo po, bili kayo ng A4 size, na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na A4 size. Oh, pasok yan doon. Basta ano natin, kahit naman sa 15x15, basta kaya mong diskartihan, kaya mong gumawa ng malaki. Oo. No, pag ginusto ko, kaya kong gawin yon. So, depende na lang yan sa pag-i-edit. Oo. Okay, so diskarte lang yan. Kailangan mapagdugtong-dugtong pa rin natin yung image nang hindi nahalata. Oo, tama. So shout out kay Sir Aguila Elisan. Oo, nanonood sa ating likuran. Live na live. Ayan. So pwede yung kay JJ, no? So doon din ako na mamangha dito sa ating A4 size na jigsaw puzzle na. Kalimitan na nagpapagawa sa atin hanggang A4 size lang tayo at 5R, 3R, yes. 'Di ba? So mga printers, meron din kasi iba't ibang klaseng jigsaw, no? Meron din tayong leaf, kung tawagin.
nakakurba siya na parang dahon. Meron ding heart, meron ding oval, meron ding maraming sukat po ng jigsaw puzzle, no? Pero isa sa mga aming pinag-aralan talaga eh paano pagdudugtungin na mas maging mahaba at mas maging malaki yung inyong jigsaw puzzle. Ayan, sabi ni Ma'am Renko, no? Excited na ako sa F530 ko. Kailan madi-deliver, ma'am? So, parating naman. PPM kita. Alam ko, nandito na. Oo. Si Ma'am Lorraine ay isa sa mga nag-avail ng ating Epson F530. Ayan, so, maraming salamat, Ma'am Rain, ha? Oo. Okay, maraming salamat, Ma'am so, Lorraine. So, dito lang yan sa ating live stream na panood si Ma'am, no? Tapos nakita dito niya kung gaano kaganda yung F530 dahil pagpunta niya dito kay JJ ay napasample siya dun sa ating F530. Mm. At binigay ko lahat yung mga pwedeng gawin ng F530. At maganda dito kay JJ, nag-cost kami at nakita niya sobrang tipid ng ating F530. Malipis lang kasi ang pahid nito. Sobrang tipid. Hindi siya kagaya ng mga generic na talagang yung pahid kitang-kita mo sa papel. Oo. Okay. So sabi ni ayun. ayun. Wala si Kuya Renz, no? Oo. Ayun. Okay, sabi ni Angel Benix, sir, for starter po ba anong advisable pigment or subli? Yan yung magandang tanong kay JJ. Oo. Ikaw muna kay JJ. Yan. So para sa akin kasi, ang pinakamagandang ipundar sa una ay pigment talaga. Okay, kasi kapag may mga printing ka ng sticker, t-shirt, pwede. Kasi yung sabli naman, kapag kasi nagsabli ka, kailangan meron ka ring mga heat press kagaya ng mag press, cap press, plate press. So, kailangan may katerno kang makina. So, medyo limited kapag heat press lang talaga yung meron ka. Kasi more on flat lang ang pwede mong isabli. No, photorax, mousepad, jigsaw puzzle, t-shirt, pwede naman. Mm-mm. Pero mas practical po para sa akin, unahin ang pigment. Kapag kumita, dagdag tayo ng sublimation. So para sa'yo, Kuya Junel? Para sa akin, ako sangayon lang rin ako doon. Pigment talaga ako. Kasi alam mo naman, JJ, no? So sa lawak talaga ng ating target market, kailangan alam mo kung saan yung lugar mo pagdating sa ganyang printing. Yes, no? Tsaka ang nakikita ko kasing rason pa dyan, Kuya Junel, medyo mahirap alagaan ang mga sublimation printer. May mga ka-printer tayo na ayaw nilang mag-maintenance. Kaya ang ginagawa nila, nakikiprint na lang sila sa mga meron subli. Yun. So wala pa silang maintenance, di ba? Yun nga lang, medyo malaki lang ang costing dahil nagpapaprint lang sila, pero okay lang. Walang problema yon. Kahit si Kuya J-Boy na isang vlogger, nagsimula siya ng walang sublimation. Nakikiprint lang siya kay Uniprint Laguna. Yun. Yun, diba? So, nabanggit niya yon. No? Nung una daw, wala daw siyang subli. Nakikiprint lang siya kay Uniprint Laguna. Then, nung kumita-kita na siya, bumili na siya ng sarili niya. Yun. So, pwede natin gayahin yun yung ating napag-usapan natin last time kay JJ. Na kung ikaw ay magtatayo ng printing at sisimulan mo pa lang ito, kailangan alam mo kung ano yung lugar mo sa printing. For example, sa lugar ninyo, more on sublimation yung kanyang mga katunggali or yung mga katabi mong shop, puro sabli sila. Yes. So, ngayon, ang iisipin mo yung wala sa kanila, which is yung pigment ka. Di ba? Kasi ganito lang yung mga ka-printers, no? Tama yung sinabi ni Kuya JJ, no? Mga kadalasan sa mga nag-i-start, wala talaga silang kapasidad na bumili ng kumpletong makina. Siyempre. Diba? So, wala naman talaga negosyo nagsimula sa malaki na agad. Gusto. Kung meron man naman na yun, Kuya JJ, di ba? Tama, mahirap magpundar kasi ng tatlo kagad ang printer, dalawa kagad. Talagang pa isa-isa lang muna tayo, mahina ka laban. Kaya ang mas sinasuggest namin, sir, no? Pigment talaga para sa akin. No? Saka na natin isunod yung ating subli. Kasi ang ating pigment, ito lang yan eh. Ang pigment natin, mas marami rin siya napiprintan din. Pero mas marami talaga na pwedeng pagdikitan ng tatak or paglipatan ng tatak yung sabli. Nga lang, may kaakibat yan na makina ng mga heat press. Ganyan. So, yung pigment naman natin, kung ikaw ay mag-start, pwede ka mag-print dyan as document printing. Di ba? Yes, pwede. So, lahat ng napiprint sa dye, pwede mo rin sa pigment. Nga lang, kaibahan nga lang nito ay yung kulay. No? Yes. Pero okay pa rin eh. Meron tayong sample dyan eh. So, okay pa rin naman yung print niya. Maganda pa rin naman. So, yun lamang, sir. Kung gusto nyo mag-start, start muna sa pigment or mas much better, pag-aralan po yung lugar. Kung marami po nagpipigment, magsabli ka. Yun. Diba? Ganun lang naman yun eh. Alamin natin kung saan yung lugar natin sa printing industry. Kasi,
kung halimbawa makikisabay tayo or puro sublimation na yan, sublimation din tayo, 'di ba? So hindi na unique, no? I mean, ang printing business naman is unique, no? Yes. Pero kailangan natin talaga na makita natin kung saan tayo lulugar da sa printing natin. Kasi may mga printing shop na wala silang t-shirt printing, puro sable lang sila. Mm, 'di ba? Wala rin naman yung iba namang printingan, wala rin naman silang pigment, wala silang sticker labels, puro ano lang sila. Puro ang tawag dito, mga personalized giveaways lang sila. Mm. So, ibig sabihin, yun yung mga bagay na wala sa ating mga kalaban o sa ating mga, I mean, hindi ko naman tinuturing kalaban talaga yun. Huwag kalaban. Ka-printers. Mga ka-printers. Oo, yung mga ka-printers na mga katabi ninyo, ay alamin ninyo kung ano yung walang services. Saka nyo po, mag-build kayo ng services para doon. Tsaka, and check nyo muna yung ano ha, yung demand ha. Mm-hmm. Kasi kadalasan meron kasi, sir, meron na akong pigment, gusto ko na magsabli. Katulad kanina pumunta dito si sir. Taga Paranaque, no? Oh. So binisita niya ako dito, nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Oo. So kaibigan siya ni Sir Joel, no? So pumunta siya dito, kumpare pala. Pumunta siya dito at sabi niya, sir, gusto ko nang bumili ng sabli yung malaki. Mm-hmm. Tinanong ko sa kanya, sir, meron ka ng sabli? Yes, meron na L120. Yun. Sir, ba't bibili ka ng 1300 para mas malaki yung napiprint ko? Mm-hmm. Sabi ko, sir, alam mo pag-ipunan mo itong F530. Sabi kong ganon. So sabi niya, bakit sir? Kasi meron ka ng L120. Tingnan mo muna sir, yung demand ng client mo. Baka naman mamaya, ay gusto mong i-provide yan para sa specific client mo lang and the rest, hindi na natin magagamit para sa mga malalaking project natin. No? So kung bibili ka lang rin naman ng malaking printer na sabli, ako, sabi ko, masasuggest ko sa'yo pag ipunan mo to. Oo, konti na lang maidadagdag, no? So, ang dadagdag lang niya ay nasa 160,000. Oo. Okay. Kuya JJ, alam mo ba, di ba, nabanggit na natin to at magbibigay rin tayo ng separate na live stream dito sa ating F530 na nakakagawa din po yan ng jersey. Katulad po ng sinabi ko kay Ma'am Lorraine ko, no? So, binigay ko sa kanya, ma'am, ito po yung mga pwedeng gawin, no? Dito. Kasi nga, meron siyang rollo na 24 inches. Yo. Pwede ka dyan mag-print na mga mask. Para yung mga yung uso ngayon, tube mask. Yeah. Yung mga ano, yung mga ang tawag dito? Di ko alam. Yung armband. Arm sleeves. Yan kung tawagin, no? Pwedeng-pwede 'yan. Yung mga jersey naman pwede rin. Yung mga small jerseys. Small jerseys okay, na para mga, pang bata, mga, sa mga pet, no? Oh, yung mga damit-damit ng mga baby. Sa mga damit ng mga baby saka ninyo. Mga underwear nga, no? Oh, ginagawa na nila. Ginagawa. At ito pa maganda ko, JJ, no? Etong ating technology ng ink, which is yung DS ink ni Epson ay talaga naman eco-friendly. Yes. Dahil sa mga toddler na target natin na 3 years old pataas, ay hindi na sila ma-i-irritate dito sa ating ink. Yes, kadalasan kasi ng mga ink na sublimation na generic ay masyadong matapang sa amoy, hindi matagal mawala sa damit, pero itong ating Epson na DS ink ay napakaganda, Kuya JJ. Yes. At napatunayan yan, Kuya JJ. Ha? Napatunayan yan. Lagi ko sinasabi na kapag bibili kayo ng makina, mas maganda pa rin yung kagaya ni Epson na sarili niya yung makina, sarili niya yung printer head, at sarili din niya yung kanyang mga ink. Kaya makakasiguro tayong compatible sila sa isa't isa. Oo. Okay, hindi sila kagaya ng ibang makina na gumagamit ng third party na ink, third party na printer head. Tama. No? So, ito kasi ay talagang sarili niya, no? Pinag-aralan talaga nila yan ng ilang taon, ilang dekada para ma-perfect yung mga ganitong klase ng makina. Oo. At yan, Kuya JJ, sila yung pinagtagpo at tinaghana. Yun. Tinaghana. Oo, yan talaga. Ayan, so balik tayo doon sa ating comment, no? Sabi ni Sir Eric Urmatan, good evening, sir. Long time no view. Yun. Siguro matagal to nagpahinga. Ito yung nabanggit ko na mali yung pangalan ng asawa. Ay, oo. Nagtampo siguro. Oo, Sir Erica. Ayan, tutok lang. Sorry ka. Oo, sa mga ka-printers, sa mga wala pang idea, no, iniimbitahan po namin kayo na umaten po ng ating webinar bukas. At ako ang makakasama ninyo po, no? So, ang pag-uusapan natin dyan, kung paano po mag-start ng negosyong printing. At syempre, pag-uusapan din natin dyan kung anong iba't ibang klaseng ink. At syempre, hindi lang yan, Kuya JJ, pag-uusapan din natin dyan yung marketing strategy, costing and investment, at ang pinaka-the best nan, Kuya JJ, ay magbibigay din tayo dyan ng mga sample competition natin, costing natin. Isisend natin yan sa email nila. Ayan. So, paano ba sumali ko yung JJ? Ayan. So, punta lang tayo sa ating Uniprint website. Puntahan lang natin yung webinar na kulay pula. Ayan. Yun. So, click nyo lang yan. Then, makikita nyo dyan yung ating lineup, no? Ayan. So, click nyo lang yung napupusuan yung topic. Then,
Kapag na-click nyo yan, may makikita kayo doon link kung saan tayo mag-re-register. Oo. Mas maganda, ano na nila yan lahat, no? Registeran nila na lahat. Kasi, napaka-ano lang po yan. Libre po yan. At maganda yan kasi ang daming topic dyan, eh. Mm-hmm. Ang daming pwedeng yung... ano tawag dito? Ang dami nyo pwedeng matutunan dito sa ating webinar. At syempre, itong ating webinar ay libre po yan. Oo. Oo, hatid sa inyo ni Uniprint, a printing business for everyone. Yan. So pag yan. Nakita nyo yung ating meron link. Kayong makikita yung sa link natin, no? Makikita nyo yung pangalan, last name, contact number, at email address. So, kumpletuhin nyo lang yan, then pindutin nyo lang yung ating register now. Oo. So, mag-i-email yan sa inyo kapag malapit na tayong mag-start ng webinar. Yan. So, maraming salamat sa mga pumuno ng ating webinar last time sa ating basic Photoshop tutorial. So naka 100 ka naman, JJ. Yes, fully book yan, no? Fully book. So, ang total attendees natin nun ay 145. Doon sa ating record. So, mga ka-printers, yung mga bago pa lang papasok sa negosyong printing, no, iniimbita namin kayo na umattend dito. At talagang may matututunan ka. The end of the day, marerealize mo na kailangan natin talaga magnegosyo, no? Bakit? Alamin niyo po 'yan bukas, no? So, magkita-kita tayo sa Wednesday, mga ka-printers. Bukas 'yan ng umaga, alas 10 'yan hanggang alas 5 ng hapon, kay JJ. Biruin mo, napakahaba ng ating webinar, no? Para po mas maging klaro. At talaga naman mabigay namin yung kailangan ninyong malaman sa negosyong printing. Ayan. So kung kayo ay naubusan ng inyong consumables at gusto nang bumili ng package dito kay Uniprint, no, we accept order for delivery shipping at ang ating shipping forwarder kay JJ, walang iba kundi ang. Ayan. So nandiyan ang ating Lalamove, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo. At syempre ang ating pagpapadala kay JJ, araw-araw yan, no? From 9 a.m. to 5 p.m. So ano pang iniintay nyo? Tumawag na sa 0917-808-8000 o pwede kayo mag-message sa amin sa aming Facebook page, no, at Uniprint PH, at pwede kayo mag-email sa amin sa www.uniprint.ph. At syempre, mga ka-printers, pag umorder kay Uniprint, mas pinabilis at mas pinadali ang pagbabayad using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, and GCash. At syempre, pwede rin kayo magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Louvillier, at Bayad Center. At ngayon, Kuya JJ, ito pinakamaganda sa lahat. No? Pwede na nilang gamitin ang kanilang Visa card and MasterCard. Yun. So ano pang iniintay nyo, mga ka-printers? Tumawag lang at umorder na, no? At ihatid natin yan in your doorstep. Yan. So, basahin naman natin yung comment ni Sir Howell Bandin. Sir, anong size ng print ang maximum na pwede dyan sa printer na yan, sir? So, 24 inches to, Sir Howell. Oo, 24 inches. Yung haba naman kahit gano'ng kahaba yan. Continuous naman kasi rolyo po ito. So, maximum lang natin dito, Kuya JJ, na papel is 25 meters lang. 25 meters. 25 meters lang siya. So, pag bumili naman kayo dito sa amin kay Uniprint, 50 meters yun, nahatiin lang natin yun sa dalawa. So, magiging ating 25-25 naman yun. Ayan. So, sabi naman ni Mary Christine. Ayan. So, sabi ni Ma'am Mary Christine, ngayon ko lang nakita, no? So, ano daw ba yung ink ng printer natin? Sabli. So, sublimation po ang ginamit natin, Ma'am Marie Christine. Oo. No, basta nag-heat press tayo. No, gumamit tayo ng heat press. Pero pwede rin naman yung pigment. Kaya ba to din? Pero kapag basta nag-transfer yung ink mula sa papel papunta sa materialis natin, sublimation po yung proseso na yun. Yes. Okay. So, potensya na po, medyo natagalan, pero nasagot ko naman. Medyo, alam nyo yun, mga ka-printers, medyo sabaw. masarap ka ata ulam mo mamaya ko, JJ, sabaw. Ayan, soup. So, mga ka-printers, ang sublimation kasi, ang proseso nito, lahat ng ink sa papel ay matatransfer dun sa ating substrate or sa ating materials. So, pakita natin yung papel. So, ito yung magiging itsura niya kapag na-press na natin, na matatanggal yung ating ink. Ito naman yung ating pinirit kay JJ. Yeah, so ito yung before and after natin. No? Talaga pinaglalaban mo, ano? So ito yung una nating papel. Kapag may print pa, then kapag na-transfer na natin, malilipat lahat-lahat ng ink doon sa ating materialis. So yan yung ating process ng sublimation. Okay, so kaya Sir Angel Benix, sabi niya, thank you po. At kay Alan Erkia Motus,
Sabi niya, ano pong print size ng F530 at magkano po? Yan, nabanggit na natin. 24 inches po yung ating rolyo na kaya niya pong isa lang or ganyang ipid, no? Meron din yan auto sheet feeder na kung saan ay pwede kayo maglagay po dyan ng mga pre-cutted na sublimation paper. Ito po yung A4 size and A3 size. So, yung mga papel na nabibili natin na A3 size and A4, pwede nyo siyang isa lang dito kasi meron siyang lagayan talaga na separate. Yun. Yes, may nag-comment pala, no? So, basahin ko lang yung comment ni Sir Tosh Patrick Bawi. Good evening po, Kuya Janel and Kuya Jay. Lalo na kay Kuya Koken. Ayan, na nasa likod ng camera, no? Oo, sana kasama natin si Kuya Ken nandito sa harapan, no? Minsan. Pag-i-hit present natin. Oo. So, sabi ni Will Oliver Monteza Tilo, sabi niya, ano po ba ang advisable na printer para sa pigment? Ayan. Yon. So para sa akin ang pinaka favorite ko no other than 1300 Epson L1300 ang pinaka magandang gawing pigment kasi bukod sa A3 size na siya ay kayang-kaya niyang mag-feed ng mga makakapal na papel, Sir Oliver. Ayan. So sabi ni Pong Mosquera, Sir Epson Ink 003. O kaya okay po ba sa photo paper, hindi po ba nag-fade? Oo. 003 ang alam ko sa 3110 eh. Original ink yan. So, pwede naman. Pero yung pag-fade niya ng matagal, depende yan sa papel na gagamitin natin. Sir, mas tumatagal ang print ng dye ink kapag ginamit natin sila sa mga glossy or rough satin. Yes. Yung may mga waterproof technology. Like yung mga quap natin na double-sided, yung ating photo paper na quap na 230 GSM, yung kuyi natin, Kuya JJ, na wrap satin, yung mga linen, yan po yung may mga sangkap po na kung saan na kahit dye ink po yung gamit ninyo, so yes. Na-explain ko naman to last time, kahit dye ink yung gamit, nagiging waterproof dahil waterproof yung ating papel. Yun. So sila yung lumalaban dun sa tubig. So try nyo yan, yung ating wrap satin ni Kuyi. Okay? So, sabi naman ni Sir Rainiel Ogena, Sir Double J, kailan po ulit ang seminar ng Makatambay na ulit? Bukas, sir! Bukas! Yung webinar, bukas po. Pero yung seminar, alam ko nilalatag na natin yan. Alam ko, this coming March siguro. Pababalik na yung seminar dito sa ating mga branches at sa ating pinaka main branch. Office. So, magkita-kita tayo dyan. Na-announce naman yan ni Uniprint kung okay na. Opo. And syempre, pagdasal natin na maging okay na talaga, wala na maging problema. Para tuloy-tuloy na rin tayo. At pag-usad natin, ay tuloy-tuloy na rin. No? Yan. So, mukhang nag-comment si Sir Janugs sa ibang FB. Oo. Sa FB ng kanyang asawa. Oo. So, Shinshin ba yan? Hindi, yung Root An. Root An. So, yung Root An, Laracel, malamang si Sir Janux to. Magandang gabi, mga sir, sabi niya. Ayan, magandang gabi rin po sa inyo, Ma'am Root An Marie at kay Sir Janux. Hindi ko nabasa yung Laracel. Ano? So, kay Bernadette Santiago Ordeles, sabi niya, Ajax Bedes. Ayan, sinataw niya si Ajax Bedes. Sabi naman ni Sir Rolly Silagpo, Sir, magkano po yung Brothers Canon Cut Cutter Platter? Ano pong model number? Thanks. Yung ating SDX 1200, Sir Rolly Silagpo, no, yung halaga niya na ay 29,995. Pero sir, kapag nag-avail ka sa amin ng ating brother, alam ko attendee ka sa akin last time, so meron kang previous na matatanggap worth 2,595 pesos. Yun. Yan. So meron tayong promo sa mga attendee last time sa ating webinar ng brother. Ayan. So mga ka-printers, ano, hindi lang po ang mapiprint nyo dito ay yung puzzle, no? So pwede rin kayo mag-print po dito ng tiles. Ayan. So marami pa tayong pag-uusapan sa sublimation. Hindi lang po ito yung inyong makikita, no? So alam ko naman sa mga ka-printers natin dyan na nanonood ngayon kay JJ, no? Yung iba hindi pa familiar doon sa personalized na jigsaw puzzle, no? Yung iba naman, may familiar na sila. Pero yung dinugtong natin yung dalawang A4 na para maging A3 size siya ay yung iba nagkaroon ng idea, no? So, yun yung maganda dito sa ating live stream ni Uniprint, no? Nagbibigay din tayo ng idea. Eh, syempre, minsan kay JJ, meron din tayong hindi alam na binibigay din sa atin ng mga kliyente, no? Maraming salamat po doon, no? Yung isang kliyente natin na nagsabi, ano? Sino? Si Sir Janugs, meron din siyang binigay sa akin, no? Sir Janugs, sabi niya sa akin na, Sir, ito, kaya pala netong ganito, no? So, kaka-explore niya, meron pa palang yung Cameo 4 na gagawa, no? So, doon lang na rin natin nalaman yun kasi
Hindi naman natin talaga naharap yan, honestly, na talagang araw-araw na harapin. Yes, nakakagamit lang kami ng makina kapag itinuturo namin. Uh-huh. Pero yung tipong araw-araw, kasama namin sa buhay, hindi po. Uh-huh. So meron siya na-discover na, sir, pwede pala itong ganitong klaseng process. Yeah. No? So doon ko lang nalaman. Ano? Tsaka, syempre, siguro may project din siya na ganun. Sinubukan niya. Uh-huh. At ito nga mga ka-printers, yung scan and cut natin na brother, no? Isa sa mga napatunayan namin na dati nag-aalangan kami sa PBC ID sheet. Kung ito ba ay makakat niya using Brother XDX, no? Yung PBC board. Sabi nga namin na habang tinitingnan namin yung makina or habang nandito sa amin, pinag-aaralan namin talaga na mas malalim at napatunayan namin na kaya pong ikat yung PBC ID. Kaya niya ikat 'yon. Okay. Kayang-kaya niya 'yon, no? So ako natatakot din kasi baka mabali yung blade, no? So nakita ko naman hindi. So lalong hindi yun, palagay ko hindi na yun kaya nung ating ibang cutter platter. Yes. Kasi maliliit lang yung blade nila. Si brother kasi medyo talagang pambugbugan yung blade niya eh. Makapal. At galing sa Japan, di ba? Yan. So babasahin ko muna yung comment ni Ma'am Shinshin. Ayan. O Sir Shinshin. Sir Shinshin. Sabi niya, sir, may package din ba kasama na yung studio set up yung photo printing services na 1x1 and 2x2. Yung sinasabi niya, pag binili niya daw yung package, meron na daw sigurong may parang, yun. So, meron na daw siyang pan-die cutting. Hindi, studio set eh. Studio set up. Oo, kung studio set up, baka ito yung mga meron ng background sa likod, no? Lalagay mga ilaw. Hindi siguro. Pero kung yung pang 1x1 at 2x2 lang, sir, meron tayong mga kasama na sa package na printer, mga wrap satin, more on yun lang talaga. Pero yung mga cutter, wala pa po sa package yun, ibang material. So, pwede natin i-check pag yan sa ating studio catalog. Pag sinabing studio, kuya JJ, meron na mga ilaw yan eh. Meron na yan na pang background yung pinapalit-palitan. So, wala tayong ganun. Kasi printing lang po talaga. Printing lang talaga, sir. Kayo na po yung magpo-provide nyo. Katulad po nung aming pwesto ngayon, itong studio namin. No? So, meron kami yung pre-provide na ilaw. Tsaka yung camera. Camera, yun. Nasa taas, no? Yung top view natin. So, yun po yung gagawin nyo, sir. Pag bumili lang kayo dito, package lang po kami talaga. So, wala pa po yun. Yes. Yung sa patutunayan kung tatagal tong yung camera. Kasi sabi ni Kuya, isang oras lang daw yan, pero hanggang ngayon hindi pa rin eh. Matibay yan, no. Kuya Junen yan eh. Yeah, so anyway, balik tayo doon. Punta tayo kay Jose, Joe Marie Purification. Olidor. Olidor, may pagganoon pa. Kasi parang parang Italiano or Espanyol. Sabi niya, Joe Marie, Purification Elidor. Sabi niya, good evening mga idol, tanong ko lang, may time kasi gas-gas yung print sa L120, kailangan ba palitan? Salamat po. Ito na yung pinakamalaging common na problema sa sublimation print. Yun, nararanasan ko rin yan, no? So, di ko rin maipaliwanag kung bakit nagkakaganon minsan yung ating print sa L120. Kapag sobrang solid ng print, nagagasgasan talaga yung ibabaw niya. Okay, so hindi mo naman pero pwedeng... nakita ko kasi kay JJ, sa mga large format, may vacuum eh. Hinihigop yung papel. Hindi, sa L120. Yung idea niya siguro kung... Kasi nga, converted siya eh. Generic ink yung ginamit yes, natin. Tama, talagang magkakaroon tayo talaga na may mga ganyan talaga na hindi maiiwasan. Kasi yung mga ganitong printer, sir, na medyo large format... naka-forma talaga sila ng pang-sabli. So, alam na nilang mararanasan talaga sa sabli yung sumasabit yung papel. So, ginawa nila, naglagay sila ng vacuum para di sila magkaroon ng roller sa harap. Wala rin silang sumasayad. Okay, kasi yung ating L120 kasi talaga, sir, ay alternative lang natin yan, pang-sabli. Kumbaga, mapagbigyan lang tayo na kahit sa maliit na printer ay makapag-sabli tayong lahat. Okay, so yung mga ganyang yung mga problema ng gasgas, no, medyo di na natin talaga yan maiiwasan dahil nga pinauubra lang natin yung mga printer natin na yan. Kaya tulad ng sinabi namin, yung mga last live stream natin, kung kayo ay bibili ng printer at may kamahalan, asahan nyo po, maganda talaga yung ibibigay niya sa inyo. Yes, oo. 'Di ba? Kagaya ng ating printer na to, no. So walang gasgas, walang bakatang roller, then napakaganda ng kulay. Output, ayun. Sa mga small printers, mahirap sa kulay.
Laging may roller marks at yung mga sayad-sayad. No, marami. Maraming mga bagay-bagay tayong makikita sa mga small printers. Ayun. So maraming salamat kay JJ sa iyong napakataas na energy ngayong gabi. Ayun, Jay Pong Mascara. Kuya JJ, ko na po. Okay, so sabi ni Sir Pong Mascara, Sir, taga Pasay po ako. Saan ang pinakamalapit na uniprint sa Pasay? Meron po ako balak. Kasi balak ako bumili. So, sir, pinakamalapit sa Pasay ay dito sa Kamuning, Quezon City. Oo, yan okay, so bago ka makarating ng SM North, nakakarating ka muna kay Uniprint. Okay. So ganun lang naman kalapit, sir. Oo. Malapit lang ang Pasay dito. Sir Pong, na minandiyan din naman 'yan sa ating map, no? Oo. Searchable naman po si Uniprint. Type mo lang Uniprint. Oo, lalabas na po yung ating ways. Mm. No, lalabas na yung ating daan kung saan po papunta yung ating papuntang Uniprint. Ayan. Oh. Kay Shinshi naman, okay sir, marami pong salamat. Ayan. At kay Jo Marie, Purification Olidor. Inulit lang. Oo. Inulit lang niya. Inulit lang niya, no? So sabi ni Sir Vincent Lachiga, good evening mga sir, anong layout size ng mugs? Salamat. Ayan. So ang size ko sa mug ay 3.2 by 8. 3.2 ang height, 8 ang lapad. So, pwede nyo naman taasan yung height. Depende po sa inyo. Habang tumataas yung height ng mga print sa mug, nagkakaroon tayo dyan ng problema sa pagka hindi pantay, yung mga kupas yung kulay sa bandang ibabaw, no? So, kung ayaw nyo magkaroon ng mga ganung problema, iwasan natin yung sagad, yung taas. Okay? So, dapat 3.2 or 3.3 lang ang size. Ayun, Kuya JJ. Okay. Maraming salamat sa iyo. At sabi ni Sir Melvin Santiago from Kabanatuan, no, sabi niya, RJ Atame. Sinaton niya si Sir RJ Atame. At sabi ni Sir Vincent Pelogo La Chica. Nabasa ko na yan. Ayan, nabasa na. Kay Lutang. Almita Pilo, no? So, medyo nahilo ko doon sa ano ni Kuya Ken. Mabilis yung transition niya doon sa ating comment, ano? Sabi ni Almita Pilo, hello po, may available na po bang 1300 printer? As of now, ngayon kasi Kuya JJ, ubus na. Oo. Wala ako nakikita sa store. Oo, wala na ako nakita sa store kanina. Pero no? Malay nyo, bukas may dumating. So, mag-PM lang tayo sa ating Facebook page. Oo, so... Ganun lang. Lagi tayong mag-PPM. Yan. So mga ka-printers, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating live stream, no? Yun. At I hope na itong isang oras natin ay may nakuha na naman kayong idea about sa jigsaw puzzle, no? Common na talaga nakikita natin yung proseso ng ito, pero meron kaming binigay po sa inyo na kung saan pwede palang gawin nating A3 size yan, no? So pwede pa rin natin yung palakihan, no? So mga ka-printers, ito ay print output ng F530 natin na tagalaga naman, napakaganda at nakakamangha yung output. And syempre, pagdating sa makina natin, talaga magkakaroon ka ng peace of mind dahil ito ay may 1-year warranty part and services. At syempre, mga ka-printers, ito pa maganda dito kay JJ, no? Kapag bumili kayo ng F530 natin, ay may kasama na siyang isang ink na isang set, no? Meron na niyang kasama na isang roll yung 24 inches na sublimation paper. At syempre, meron na niyang Epson Edge Print. Ayan. At syempre, pag bumili kayo niyan, within Metro Manila po, mga ka-printers, ay libre po yung ating deliver. Demo. Oo. Ah, demo. Okay. Demo. Kala ko delivery. Okay. So, sabi ni Ma'am Dayan Buhay, no, how much po yan? 185,000 po, ma'am. Yung ating Epson F530. Oo. So, sa pagsisimula niyo po, napasukin po ang large format po ng sublimation, maganda na to. Kasi, pasok po talaga dito, makakagawa ka na ng shorts din. No, makakagawa ka na rin yung shorts na ano na uso ngayon. No, yung hanggang ano lagpas tuhod lang, no, nasa ibabaw ng tuhod. And kadalasan kasi Kuya JJ, pag pinag-usapan subli lalo na sa damit, no, yung mga damit. Okay. So gusto nila is cotton spandex. Yan na lalo't nalalapit ang eleksyon. Yeah. Diba? So marami talaga magpe-print ng dry fit na ngayon, Kuya JJ. Oo. Kasi bakit? Marami kasi na meron pa rin gumagamit ng cotton, no? Pero ang ginagawa na ng screen printing. Yeah. No, ngayon naman, meron din naman po ngayon na nagpiprint na ng t-shirt printing or election print election na t-shirt na ang gamit nila ay sublimation. Yes, no? Saka pag election na ganyan, kailangan magtipid ka sa damit, kailangan magtipid ka rin sa print. Tatak. Kaya napakaganda ngayon ng sublimation.
Ayan. So mga ka-printers, maraming maraming salamat po sa ating 50k viewers na talaga nakatutok hanggang matapos itong lating live stream. Ulitin ko, sa mga wala pang idea sa pagne-negosyo ng printing, no? Attend po kayo bukas sa ating webinar. Makakasama niyo po ako diyan. Ituturo ko po lahat sa inyo ng aking nalalaman. And magkita-kita tayo bukas ng alas 10. Ayan. So shoutout muna kay Ma'am Diana Navarro. Magandang gabi po, Ma'am Diana. Ayan, so maraming maraming salamat mga ka-printers. And magkita-kita bukas din sa ating live stream, no? Same time, same place pa rin po yan. Dito pa rin po yan sa ating page kay Uniprint, no? Once again, this is Kuya Mo Junel. At ako naman, si Kuya Mo JJ. At nag-iiwan po ulit ng isang katagang, if your business is no sign, it's the sign of no business. Ayan, so maraming salamat mga ka-printers. Have a good day and keep safe everyone. Bye-bye.